Santa Cruz, Laguna, gagawin munang pansamantalang tanggapan ni Governor Ramil Hernandez ang isang clubhouse. Habang nasa Kapitolyo pa rin kasi ang pinabababa sa pwesto na si dating Gobernador E.R. Ejercito. May news to go si Athena Imperial. Athena! Kara nananatili pa rin sa tanggapan ng gobernador ng Laguna si E.R. Ejercito kahit na formal na nitong tinanggap ang writ of execution mula sa COMELEC at DILG. Kumpara noong mga nakaraang araw, magdamag na tahimik ang paligid ng Kapatolyo ng Laguna dito sa bayan ng Santa Cruz. Kahapon, hindi napigilan ang ilan ng kanilang emosyon matapos ihain ng DILG at COMELEC ang writ of execution na nagpapatupad ng diskwalipikasyon sa kanya dahil umano sa overspending sa kanyang kampanya noong 2013. Pero dahil hinihintay pa ni Ejercito ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa TRO na hinihiling nila, pinili niyang manatili muna rito sa Kapitolyo. Dahil dito, ang clubhouse ng San Luis Sports Complex dito rin sa Santa Cruz ang gagawing pansamantalang tanggapan ng bagong gobernador na si Ramil Hernandez. Itinanggi naman ni Hernandez na kabilang siya sa anumang planong patalsikin sa posisyon si Ejercito. Ayon kay Vin Soriano, Chief of Staff ni Governor Ramil Hernandez, mamayang alas 10 ng umaga ay magkakaroon ng pagpupulong ang department heads kasama si Governor Hernandez. Meron na rin umanong memorandum na nagsasabing ang ire-recognize na signatory ng mga department heads para sa bank transactions at release of funds ay si Governor Hernandez. Paliwanag ni Soriano, ang mga taong bayan na may business transactions ay sa opisina sa Kapitolyo dudulog, habang ang mga pinuno naman ng departamento ay magpapa-approve sa opisina ni Hernandez sa San Luis Sports Complex. At yan muna ang pinakahuling balita mula rito sa Santa Cruz, Laguna. Kara? Maraming salamat, Athena Imperial.